Isa sa mga nakakamiss na trabaho kapag ikay nasa probinsya ay ang trabahong iyong kinalakihan o iyong kinagisnan simula nung ikay bata pa at hanggang sa nagkaisip na. Kaya naman sa araw na ito ay susubukan kong lusungin ang napakalawak na palayan at alamin kung paano nga ba ang pagsasaka. Ay patawid pa lang tayo patungo doon sa mga taong nagsasaka. So medyo natagalan ako maglakad dahil first time ko na pumunta dito sa palayan. At sobrang hirap yung daan. Actually, sobrang kitid nung daanan. Tapos maputik pa. Kapag ikay naglalakad, eh lulubog pa yung paa mo sa putikan. Napaka-challenging pag hindi ka sanay sa gawaing ito. So, itong part na to guys, ay tapos nang i-harvest yung palay. So, kung mapapansin nyo, yung iba ay merong butil o may bunga. Yan yung pangalawang bunga nitong palay na to. Dahil nga sa makabagong teknolohiya, ay napapagaan at napapadali ang trabaho ng isang magsasaka. Ali sa side na to, so yung ginagamit nila ay dalawang traktora para nga mas mabilis yung trabaho at mabilis matapos itong paglilinis. Napakalawak ito guys, yung side na to. Kung mapapansin nyo, so yung dong banda sa dulo ay nalinis na. Yung isang side naman na to, ongoing pa yung paglilinis. Part na yon dito sa kabilang side naman, may nakita tayong isang magsasaka na nag-harvest. Puntahan natin siya para tanungin. Ngayon, ito na yung nakuha niya. No, malapit na mapuno yung isang sako. Tanungin natin si nanay kung anong oras siya pumunta dito para mag-harvest. Kanina ka pa dito, nay? Hindi pa lang gubay. Itong hina-harvest mo ngayon, nay, ito yung pangalawang tubo na? Tama po ba? Oo. So, anong gagawin dito? Ano na lang yung ibig sabihin yung sa amin, Bisaya, subing. Ah, subing ang tawag. Oo, pero yung pagtanim ng first nga harvest.
Ah, tapos na. So kanino to mapupunta sa inyo na po? Yun. Ano lang namin, makainin. So ang may-ari talaga nito kayo? Kayo. Okay. Pero bibigyan niyo yung may-ari? Oo. Pagkatapos ito harvestin lahat. So bali hahatiin niyo to sa may-ari ng ng palayan tapos sa inyo po. Okay. Kami, opo. Ganun po. So, sobrang dami pa, sobrang lapad pa ng i-harvest ni nanay. Kaya yung may-ari is dito, sa Batropa. Ah, okay po. So, hindi kayo binabayaran ng arawan. So, ang mangyayari ito, hahatiin lang ng may-ari at ikaw. Ayun. Para makakain kami. Oh, para sa pamilya, yun. Opo, ganun po talaga. So, yung iba po, ongoing na po yung ano, no? Yung paglilinis. Going sa tanim. Ah, okay. Ilang taon na po kayong nagsasaka, Nay? Ilang taon na po kayong nagsasaka? Ano? Ito itong ganito pananim? Dito naman kami nakatira. Ah, dito na tayo. Dito na talaga sila nakatira. So, ever since ay dito na talaga sila nakatira at ito na talaga yung hanap buhay nila. So, yung pagsasaka yung kanilang main source of income. So, sobrang lapad po ng ano, nung palayan dito. Ang pagsasaka ay hindi basta-basta madali. Kaakibat nito ay ang dedikasyon, tiyaga at sakripisyo sa trabaho. Kaya naman ang mga palayang ito ay kayamanan para sa isang magsasaka. Ganoon na lang ang kanilang pag-aalaga at pagpapahalaga sa mga kayamanang ito. Naway ma-appreciate natin at mabigyan pansin ang mga magsasaka at pahalagahan ang bawat butil ng palay. Para makakain kami. Para sa pamilya. Salamat po. Salamat po. Thank you po.